Hunters, nagbabalik panay natin kay Rico Nunez. Muling nagbabalik sa idol kapag ganito na ang kondisyon. Collectible pa rin ba? Marami po siya pinakitang coins dito, pero pinili ko lang itong dalawa dahil ito po sa tingin ko ang mga legit, no? Itong 25 centimos na to, na-extract po ito eh, kaya nagkaroon siya ng parang mga gasgas dyan, pero yung legit na structure po yan, ano. At ganoon din itong year 2016, ano, hindi ako nagkakamali. At tingnan nyo yung kanyang reverse, mga hunters, parang yung sa piso na die 2, di ba? So okay na okay to, collectibles ito nga, 10 piso na ito. At syempre kung value meron yan. At ito naman kay Jerwin Honesto, no, Lords, pakikilatis po itong coin ko, bakit naduling, yan, nagkandaduling na rin si Andres Bonifacio, sana masama ulit sa content. Ito yung NGC mo, tingnan natin kung bakit naduling. Ayan, ano, titignan mo nga, mukha namang duling, no, pero ang pinaka-error talaga dito sa iyong 5 piso, meron siyang parang lamination eh, no, ayan, yung linya na yan na tumagos doon sa kabila, mga lamination na flow error itong nandito sa iyong 5 piso, no, no na gone. Siyempre, okay magtaka, no, likas pong pros itong mga nonago natin, no, sa mga baguhan. Ayan. At idagdag ko lang din, mga contest, no, yung pong nonago na 2020, sa ngayon po nagiging common na siya, no? Pero po kasi nga man nagtatanong, hindi naman ganun karaming yung minted siya, no? Pero malaki po ang posibilidad na madali na po kayo makakakuha nun. Pero ganun pa man, mga hunters, meron pa rin pong value yan. Doon sa mga gusto pagbenta ng kanila mga 2020, no, post nyo lang sakali may online Facebook page. At ito naman kay Boy Arsenal. Ito pa kay Lattis naman po kung anong klaseng error. Ito, piso NGC. Yan. Meron siyang structure reading na tinatawag. Kasi meron po ako nakita nito kagaya nito sa mga barya, no, sa USA. Kung titignan nyo yung linya na yan, para siyang damage. Pero siyang read, no? Parang reading, no? Tinatawag nila nga structure reading error. Ayan. Ganon din sa kanyang reverse, pero siyang linya. Kaya pag meron kayo nakakitang ganyan na may mga linya, baka mapagkawalan po ninyong damage yun. Kaya mas maganda, no, kilatisin muna natin mabuti yung ating mga nakakuha. At ito na, mga hunters, iso. Ito yung isang piso na binahagi sa atin ni Junjun Mahina, eh, no? Tinatanong niya kung mayroon bang bago na ginawa ganito. Sa akin pong pagkakaalam, wala pong ginawang bago, no? Ang mayari po nito yung profile name is Coin Buyer, no? Looking po ako ng ganitong 10 piso, no? Doon kinuha ito ni Junjun Mahina, eh, no? So credit po sa mayari nito. At mayroon na mag-initial, eh. Andiyan pa rin naman yung initial, no, ng mayari ng bariyang ito, no? So mga hunters, ito, kaya kailanganin natin lahat yung mga opinion nyo dito kung bakit merong ganitong klaseng 10 piso. Andiyan si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio. Makikita rin niya sa mga bimetallic 10 piso, pero po ito isa ang kulay metallic at iba yung portrait nila rito nakaharap. Di ba, mga hunters? Kamukha siya ng 10 piso ngayon, yung NGC na year 2017, 18, and 19. And so, niisip ko, nag-aalinlangan ako, maaaring fake. Pwede yung ganun. Ginawa lang ng mga tao na may kakayanan gumawa ng mga ganitong klaseng bariya, no? Pero kung kikilatisin natin yan, kasi may microprint yan. Diba? At kung titignan ninyo, year 2014 po ito. Diba, mga hunters? Yan, no? 2014. At kung titignan nyo rin yung mga microprint na yan, eh dapat kuha siya, no? Ayan, makababasa nyo naman, Banko Sentral ng Pilipinas. So, mahirap pong gawin yan kung ipipick po ninyo yan. O maaaring, para sa akin lang, baka sample coin po ito, eh. Diba? Sample coin. Paano naman, makalusot? Yun po ang tanong. Bakit tinayaan ang Banko Sentral ng Pilipinas na lumusot kung sample coin po ito? Diba? Kaya nakakapag-duda, nakakapag-alinlangan kung bakit nakakalusot. So, kung may nakalusot, ibig sabihin, maaaring hindi lang nag-iisa ito. Pero kung wala nang lalabas at nag-iisa nga lang ito, baka fake. Ayun ang iniisip ko, eh. Or, kayo, sa tingin nyo, mga countries, ano kayo po ang tatanungin ko? Fake? Sample coin? Or, mga proposed coin? Pwedeng ganun. Hindi po ba?
Kasi nakakapagduda eh, nakakapag-alinglangan. Pero siyempre ganun pa man, kung legit ba mga countries, magkakaroon po yan ng malaking value. Ayan. So asahan ko ang komento ninyo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-join mga counters sa ating membership na sa ganun. Pasok po kayo sa group chat at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Dito po ninyo ipakita yung inyong mga coins, yung mga video, mga pictures, yung malinaw, basta mga hard to find coins at unique error coins at paisasama natin sa content. No? God bless po.